Ops, huwag ko muna mag-comment. Huwag muna. Huwag ka muna mag-comment. Panoorin mo muna to. Wala mo ng comment ng kahit ano. Na kahit purse. So, panoorin, intindihin nyo muna ang video na to. Kung epektibo ba ang sub for sub. Alright. Yo, what's up mga lods? So, pag-uusapan natin ngayon kung effective ba ang sub to sub. At ayon na rin sa aking experience, hindi ko naman ikakaila, no? Galing din naman ako dito. Sinubukan ko yun nung ako yung nag-uumpisa pa lang nung wala pang 100 ang subscriber ko. Subscriber struggle is real. Yung wala talaga, mahirap. So, sinubukan ko nung pansin ko 100 subscriber, 200 subscriber na nanonood sa'yo, 3, 5, wala pang 10. So, hindi consistent, diba? Parang ganyan yan. Isab mo ko, sub kita. Eh, ang tanong, kung 100 ang isasab mo, sa 100 na lang, paano na lang kung 1K? Mapapanood, may papangako mo ba na mapapanood mo lahat yan? Siyempre, hindi, diba? Hindi, siyempre. Lalo na pag nagko-comment ka na sub to sub or hug to hug, basta yung paulit-ulit mo kino-comment, yung pabisita naman, pasipa naman, pasyata sa bahay, kahit yan itagalog pa, kahit gumamit ka pa ng ilang anong terminology mo, kung anong salita man yan, kung paulit-ulit, dyan natin tatalakayin ang spam, diba? Spam words. Ayon kay YouTube, sa terms and conditions, YouTube Health, mababasa mo rito yung incentivization spam. Content that sells engagement metrics such as views, like, comment, or any metric YouTube that also includes content where the only purpose is to boost subscriber, views, or other metrics. Offering to subscribe to another creator channel solely in exchange for them subscribing to your channel, also known as sub for sub content. O, diba? Bawal yun. Yung may content ka na sub for sub. Tapos, comment spam. Punta tayo sa comment spam. Comments where the sole purpose is to gather personal information from viewers, misleadingly drive viewers of YouTube or perform any of the prohibited behaviors noted above. Diba? Bawal yun. Isa ba yun? Repetitive comments, paulit-ulit, repetitive, leaving large amount of identical untargeted repetitive comments. Sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba talaga ang spam meaning? No, sir? Ginugol ko, spam meaning. Irrelevant or inappropriate messages sent on the internet to a large number of recipients. Ibig sabihin, isang comment sa lahat ng recipient, sa lahat ng isa po, lahat ng channel, ganon. Live stream abuse, oh, tulad sa live stream, bawal din, ha. Live stream is intended to stream content that belong to somebody else and are not corrected following repeated warning or possible abuse. Live stream should be actively monitored by the channel owner and any potential issues should be corrected in a timely manner. Pag-abuso sa live stream, intended to stream content that belongs to somebody. Bawal din bala yun. This policy applies to videos, video description, comments, live stream, and any other YouTube product to feature. Diba? Dito tayo sa mga ano, trend. Magbasa tayo sa trend. Google trend. Meron dito scenario. There is a YouTube creator on the platform called Night040 and he has almost 400 subscribers. The problem is that I know that he is using sub for sub. He is subscribed to multiple channels whose video he doesn't even watch and hindi niya pinapanood, ah, sinasub lang. I know the creator in real life and he admitted using sub for sub to me over WhatsApp text. If you can find way to contact me, I can show you the proof. So, alam ba yung magiging using, magiging ano nun, magiging kapalit pag ginawa mo yun. Using sub for sub,
can get their YouTube channel terminated. Maaring ma-terminate ang channel mo. So, sayang lang yung pinaghirapan mo, di ba? Pag sobrang dami ng spam mo, spam messages na ginawa mo, kaya minsan napapansin nyo, pupunta ako dito sa spam messages. Kaya hindi ko nare-reply at hindi lumalabas sa notification ko yung comment nyo, yung ibang comment na hindi ko nalalike. Kasi napupunta siya sa spam messages. Ibig sabihin, paulit-ulit yung ginagamit yung comment na yon. Hindi lang sa channel ko, sa channel din ng iba or sa iba kong content. Pag paulit-ulit, napupunta yon sa spam. So, wala lang. So, ang ginagawa ko naman, pag may spam, nire-remove ko yon. Kasi, kawawa naman ako. Kawawa naman yung channel ko. Once na hindi ko ni-remove, pag madami yon, pati ako maladamay, pati yung channel ko. Kaya yung iba, ayoko din. Magmarami kayo ng spam, delete na rin. Spam words, delikado. Maaari din ma-terminate ang channel ko. Di lang kayo, pati ako. So, ganun. Nilabasa din ako sa isang pagaling na content creator. Ito. Kay Sir John Enguero, congrats sa'yo. Sa mga hindi pa nakakilala kay Sir John Enguero, subscribe kayo sa kanya. Kaya papasalamat ako. Nag-umpisa ako bago pala ako mag-YouTube. Napanood ko na yung vlog niya, yung mga vlogging setup last year. Ang tagal na nun. So, si Sir John Enguero isang kundi sa mga hindi nakakilala. So, matagal na siya nag-YouTube. 2015, ganyan. 2015, 2016, matagal. Siya ay musikero. Yan. Siya ay nagigitara, composer, drummer. Drummer siya ng banda ni Mayor. Kapatid siya na artist. Magaling mag-drawing. Ngayon ay vlogger na rin si Sermon Enguero. At katunayan na sila ay nasa lahi talaga nilang pagiging artist. Yung pamangkin niya, yan, kay Jacob Enguero, yan, is drummer. Magaling mag-drum. So, nanonood ako lagi ng mga niya. Hindi lang ako lahat nakapag-comment. Meron siyang post no, 100,000 subscriber na siya. Sa ito yung sabi niya ha. Walang successful YouTube channel na dumaan sa sub to sub. Kung gusto mo talaga maging successful dito, sipag at tiyaga sa paggawa ng quality content. Wala nang iba. Hindi ko na matiis dahil naawa na ako. Nakikita ko kasi na nasasayang ang pagod niyo dahil sa maling paraan. Walang shortcut sa success. Lahat pinagpapaguran. Mahal ko kayong lahat. Kaya naglakas loob na akong sabihin nito. Please, please, please. Stop sub to sub. Or kung hindi kayo mapigilan, huwag na sa channel ko. Dahil pinaghihirapan ko bawat videos ko at gusto ko makabasa ng mga totoo at sincere na comment mula sa mga totoong kahonista. Please respect. Sir John Enguero. Salute sa'yo. At yun, maraming salamat din. Alam ko, nitong mga nakarang araw, naghigpit sila ang YouTube channel, ang YouTube mismo, mga company, naghigpit sila dahil nalalaman nila yung sub-to-sub spam words. Kahit sa live stream, nakikita mo, sa option ng comment, pagka click mo yon, mayroon dapat, ano yun eh, di ba, yung go-to channel. Kasi doon sila nagtawag nila doon yung nag-iisdaan ba yung nagpapalitan ng sub doon sa live stream na dedetect na rin. Kaya ako bihirang-bihira ako mag-live stream kaya medyo sa mga nagla-live stream diyan medyo ingat-ingat na lang no. Ingat na lang tsaka alam ko yung mga drop link ano delikado rin yun kasi maaaring magiging spam din yun kasi meron na sa YouTube policy lahat sana pa basahin ninyo yung terms and condition ng YouTube yung paglapag ng link i-switch is prohibited din siya kung ilang beses mo siyang ginawa para mayroon katumbas yun na ano maaari din pag na-reach mo yung limit maaari din ma-terminate ang channel mo maaari ma-delete masasayang lahat ng pinagpaguran nyo diba? So yun lang ang ano ko payo ko so hindi siya healthy. Okay, sa una, kung totoong nanonood, ako nanonood naman talaga ako sa mga kaibigan ko mga vlogger, syempre. Sa mga matatagal ko nakakilala. Ever since na nakilala ko talaga sila personally,
nakakollab ko na sa mga nakakollab ko, like syempre Team Team yan, Jopper Sniper, Rob.TV, Balos Vlogs, yun yung mga naging kaibigan ko. Syempre parang doon na lang sa platform na yun, content na ginagawa nila yun. Shoutout sa inyo, Laguna Vlogs PH. Ako si Chairman yan, Knock Knock Papotok yan, JTB yan, mga nakakollab ko na yan. Syempre JP Tricks, yun mga una kong mga nakasama sa pagbablog yan, Creativity yan, Cray Gaming, mga streamer. Tapos marami ako nakilala mga ibang vlogger, yung kilala. Kilala ko na rin si Boss Kong, Kong TV, at yung buong team Payaman, nakakollab ko na rin yung mga yun. Baga hindi naman collab na, na meet and greet. Nakasama ko na sila sa isang event. Kilala ko Mayor TV, ilang beses na rin sa mga big events. Ganun. Ganun, nabla ko sa kanya dahil siyempre kilala ko sila personally. Ewan ko lang kung yung iba masikat, kung tanda pa nila ako, kung kilala pa rin nila ako. Pero sana na matanda nila ako. No? And yun, sa mga kaibigan ko, ibang grupo, yun, shoutout sa inyo. Ang Creativo Tribe, yan, Team Paangat, yung iba kong bagong na-meet sa ilang grupo lang din. Yung United Small YouTuber yan, USY. Siyempre, kakalimutan ko ba, tropang sword yan. Yun. At, shoutout ko pala, BNZ Vlog yan. Shoutout sa'yo. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Sana, may natutunan na yun, pwede ka na mag-comment ngayon. Hindi yung, nakikita ko naman kasi yung mga nagko-comment. Wala pang 1 minute may comment na agad. Ito pa ha. Wala pang 1 minute may comment na. Nikaka-upload ko pa lang, may comment na agad. Ano yun? Napanood mo na ba yung video? Ang video ko is 10 minutes, 12 minutes. Di ba parang, ano naman, bakit? Di naman importante sa amin kung ano, purse or ano ka. Wala naman paunahan dito eh. Kahit last year mo pa yan napanood. Okay lang yan. Importante, naintindihan mo yung content. Sana may natutunan kayo, mga lods. Yun na lang, payo ko na lang, gawa na lang kayo ng content na maganda. Yung tipong babalik-balikan ng mga viewers nyo. Para naman sa mga nag-uumpisa lang, tiyaga lang, gumawa lang kayo ng gumawa. Patuloy lang kayo. Ako, muntik na rin ako na tumigil, pero pinush ako talaga nila Rob.TV, Malas Vlogs, na ipagpatuloy ko. Di ako titigil. So maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli, good vibes lang tayo and peace out.